Opod, nandito na kami sa bahay namin. Subukan kong i-fix itong tinas. Siyempre, kukuha tayo ng idea sa YouTube. So, ang gagawin muna namin ay tutuklapin namin yung basag. Yan, dandahan ng tuklap. Pagkatapos niyan ay gagrind yung flooring na yung exist para pagbalik ay kakapit at didikit siya. Ano-ano yung pantay doon sa existing. Hindi yung nakaangat. Alright. Ang gamit nga pala ng pag-fix ay bagong tiles na similar ang kulay kasi wala na yung original eh. Tapos yung adhesive powder na parang simento siya pero adhesive siya. Alright. So, yan ang ano, flooring. Yun o, basag. Kung nakikita nyo dyan. Yan. So, tutuklapin natin yun. Kasama pa yung anak ko, si Paulo. Okay. Alas kumakangat na yan, ano? Subukan naming babakyunin at ayan, inihanda yung bakyun. Habang bina-vacuum, hindi naman na ano, natatanggal yung mga sumasabit na ano, mga bato na maliliit. Kaya
Hinto na sayang lang yung bakyo. Kaya wala rin mangyayari. Alright. Subukan kong tutuklapin na lang ng screwdriver. Pero matatagalan din. Alright. Kaya kailangan talaga saga lang. Kailangan makuha yung anong mga kusot-kusot na kumakapit sa ano, sa loob ng crack. Alright. Kapag hindi ma kasi adhesive yun eh. Oh. Kumakapit siya dito. Gusto ko lang na ang amount ng adhesive na nakakapit sa kanya ay makapal pa. Kaya kailangan tanggalin ko ito. Nag-grind lang yan. Pinuwi lang yan. Pag nilagay mo, pantay pa rin yan. Ganyan pa rin. Yan o. Yung martilyo lang natin ma kung mayroon dyan. Susubukan namin na ano, sinsilin kung kakayanin. Kapag mahirap, maaaring gagamitan namin ng
right there. Dahil lang tapos pag-back right. Yung muna natin mamaya. So, kasi ano, ikot yung powder. Kasi ganun tayo yung spread yan. Ito talang sa... Yeah. Kasi ang tuwa mo nakatakita, markito ito sa... Turbak sa atin ito. Mahirap gamitan ng anong sinsil. Matagal. Kasi nga, matigas yung semento. Kailangan i-grinder. Subukan namin i-grinder. Bahala ka na po. Ito sa karton nila? Ito sa karton nila. 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 Kasi kapag ginamitan ng dahit na pinukukunan na pag nadurog ra, mas delikado. Kaya nga na, o nga ni, kung antang ang gina, magkitang natin na dodo, todo nga ron. Pag na-crack dye yung nga, mas delikado. Antay mo nga. Ano? Hanggang. E para saan yun? Ano na yun? Ganon din yun. Kaya nga lang, kunting ganon lang yan. Ano? Yun ang mga alam.
Kapod, nandito na kami. Pinagpatuloy namin yung pagta-tiles. At natapos na naming linisin ito. At saka hinanda na rin namin yung gamit na yung adhesive powder na gawa sa sa Thailand to eh. Tapos meron kaming hammer na rubber, saka yung kutsara na sinasabi, at saka yung pang tiling na plate. At nalinis na namin. Ito na, tingnan nyo. Yan o. Tinanggal na namin yun o. Yung babaw, yung sininsil namin yan. Saka, namin, nilinis na. Wala nang paw, wala nang nalikabok. Saka binasa namin na konti para pag inapplyan namin ng adhesive, tuyong-tuyo na siya. Alright. Yan o. Okay. Ilang araw din namin ito nilinis kasi hindi mabigla, dami, at saka matigas yung simento. Right. At kita ko sa inyo yung gamit na inanda. Ito, meron kaming rubber hammer didos. Okay. Meron kaming kutsara ito, binili kahapon ito. At saka itong yung pangbuhat ng tiles, kasi 60 by 60 may kabigatan at saka madulas at hindi maporma pagka doon. Yan ang yan, bubuhatin yung tiles na kaipisto. Dandahan lang. At ito yung Weber Saint Gobain Weber. Ayan, tile adhesive. Ayan. At saka mayroong procedure kung paano i-apply. Ayan. Di ko naman to hindi ko alam gagawin, pero subukan ko kasi may mga instruction naman kung paano gagawin. So 25 kilograms to, at ito yung kanyang mga instruction niya. Ngayon ang sabi ng manufacturer, Weber Sim, sabi nga niya, ang pinakamaraming ihalo ay 6.5 liters ng tubig at saka dandahan ilalagay yung powder hanggang lumapot. Mag-umpisa ko sa 3 liters lang at doon ko ilalagay kung anong kalabasan. Alright. Hindi muna ang kutsara. Hindi natin. Hanggang maglapot rin. Kaya nga, kung isang ganito, 6 liters, 6.5. Ngayon, nagawa ko ng
3 liters. Hindi mo mabigla na ilagay yan. Ilagay mo sa pagkakalap. Ilagay mo lang. Pinalapad ko ito, ayan, ito ang kabilaan para pag inikot po, mahalo. DIY yan, DIY. Ito nakalapot yan o. Ayan. Wow! I-stay siya ng 3 to 4 minutes. Tapos, saka nga i-apply siya. Dadagdagan namin mga kopod kasi parang basa.
ito. Hindi, huwag yan. Basta nalagyan mo. So, nalagyan ko niyan dun. Dark beach kami dati. Thank you.
nanay mo ba? Huwag mo nang sapatin mo ang nanay mo. Kaya inano tinatanggal balik talaga tanggal kabit kasi yung tiles na yon inano binabawasan para sukat na sukat doon sa ano sa pagpasok kaninya pagka hindi kasi bawasan angat kaya talaga ang hirap pala mag-repair ng tiles. Mas maganda pa palang mag-install ng panibago kaysa yung mag-repair. Marami pa ng trabaho, napakahirap. Alright.
Kung panit na yung mga lumon. Yan na, Kopod. Nayari na rin yung trabaho namin. Ito ang finished product namin. Hindi naman ano, talagang pang professional na trabaho. Kasi hindi naman kami expert dito. Grout na lang kailangan dyan. Oh. Pero, tingnan ko kung anong nalagay dyan. Oh. Importante, naalis na yung biak. Hindi na danger sa dumadaan. Kahit papano na ano na rin. Na tapos na rin ang trabaho. Muntik pa nga kaming ano, napapasubo. Muntik hindi natapos. Pinatakot ah. Alright, mga kapod, hanggang dito na lamang. At pagod na pagod. Shout out sa mga taga Atsana boy dyan, mga kaopod sa Atsana at sa Europe, sa Dubai, mga team dot dot dyan. Miguel, shout out. Alright, hanggang dito na lamang. At good luck sa akin. Okay, bye-bye. Ingat sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa pagpanood nyo ng video na ito. Alright.